Okay guys, so may project tayo. May Nissan Urban dito. Ang reklamo nito mayari nag-iinit. Kapag gamintin siya, nag-iinit, hindi bumababa pag tumakbo or binubuksan niya yung mga fan sa ilalim. So may mga fan na siya sa ilalim na dalawa. Ngayon, check natin kung anong problema. So pag-init kasi ng sasakyan, maraming pwedeng pagmulan. So iba-iba ng case yan sa pagtaas ng temperature. So dito, check natin kung anong problema. Pakita ko sa inyo. Ayan, Nissan Urban model 2015 or 2014. Okay. So, check natin yung problema niya, bakit umiinit. Okay guys, so ayan. Testingin natin kung maganda ba bumomba yung kanyang water pump. So, ang ginawa namin, dinanay niyang tubig para medyo lumamig, para makita natin yung movement ng tubig. Kagaya ng nasa vlog ko, na dapat umihigop ito pag malamig ang tubig. Okay? So, testingin natin. Dagan mo kasi tulig, boys. So nakita niyo yung idling niya, improper idling yan, hindi dapat ganyan. Huwag matan niyo yung tubig. Ayan. Kung makikita niyo, hindi nagsasaksyon yung tubig, hindi bumababa. Gaya nung nasa vlog ko, dapat bumababa yan. Pagka nilalag mo, dapat humihigop pa pasaksyon. Dahil meron siyang thermostat. Okay, testing ulit natin. Pwede dagan mo rin tubig. Okay, yun mo. Hindi gumagalaw, ano? Okay, ito ang gagawin natin. Tatanggalin natin yung water pump. So, sasabay na natin yung cleaning ng radiator. At yung magpapalit na ng belt. So, tatanggalin na natin yan. Okay? Okay, so natanggal na natin yung main radiator. So, lilinisin na natin yung fins niyan. Then, pati yung sub-radiator. Okay. Okay, so dito, siyempre una natin tatanggalin yung engine pan. And then, tatanggalin natin yung mga belt. Bago natin tanggalin yung pinaka-water pump.
Okay, natanggal na natin yung LC. So, natanggalin na natin yung belt. May nakita pa akong mali dito. Ayan. So, baliktad yung adjuster bearing niya. Or yung tensioner bearing ng aircon belt. Baliktad. Ito na yung belt ng compressor. Pwede lang mag-inspire na. Bando lang ito no bushing ha. Oo. Puta na. Dapat talaga mapadol na. Ano mo yung nakadikit na hindi mga condenser yun? Yung sa radiator? Sino nagpalit ang tensioner nyo? Yung patay na eh. Ha? Patay na. Balitan mo na, kaya may ingay. Mayroon pa tayong bearing dyan? Hindi naman sira eh. Bakit kumakalog? Patay na? Patay na yung nagkabait. Hindi natin masisi. Baliktad ano ba? Eh. Patay ano? Na. Patay na ako, patay na. Baliktad. Hindi kasi yun. Maintenance sa kanyon eh. Maintenance sa urban dyan sa Isin North. Sino? Si Jerry. Mekaniko. Oh. Nagmamaniw minsan yun eh. Baliktad. Ito dapat nandito. Ano gagawin na? Bubunutin pa? Oo, natanggalin mo na ito, ilipat sa kabila. Ito dapat yung nasa loob eh. Ito ng Jerry oh. Kaya siya maingay. Ayan oh. Tumatama. Nakatama, may gas-gas. Yan. Ano mo? Ganyan kasi naging forma niyan. Nakasayad. Ayan, nakasayad oh. Ayan oh. Ah, naiiwan ito. O yun ang umiikot sa pulit. Pagigpit mo. Siyempre, nakasayad dyan dito kaya maingay. Ayan oh. Kinain niya na yung bakal oh. Wala naman ibang sinira. Eh, ikaw niya, papalitan ng buong bearing na yan. Hindi. Hindi. Pabaltirin lang. Ito dapat na sa kabila. Kung bira naman ito. Minumura ko, patayin mo naman. Itong may umbok na ito, nasa loob dapat ito. Ah, hindi ko alam. Baliktad yan. Ano ka masabi? Saan? Camera. Yan. Luluwag ah. Tagay na yung mekaniko po nung kay... Maingay ito yung adjuster bearing niya. Oh. Baliktad pala eh. Ah, baliktad. Kaya pala maingay. Kinain na, nakasayad yun. Baliktad, dapat ito na. Sasakas na po pang ito. Hindi kasi, di ba, December noon. Eh, maintenance ang kwan yun eh. Yung urban dyan sa Isin North, Fairview. Siyang, mekaniko siya. Maintenance, meron din niya kapatid niya. Hindi niya kapasado. Eh, patay na, minumura ko patay na raw eh. Patay na lang. Sabi ko, may mekaniko na si Jay. Nakablog siya. Minumura ko. Ayan, o. Ayan, naging biyak ng mga belt. Ayan. Okay. Kaya maingay. Jay, talagang gusto ko na mapalitan. Eh, wala lang oras. Okay. Ilang taon na ito? Dalawang taon na yata. Matibay din itong bando na ito eh. Matibay. So, 14mm yung bolt nito. And then meron tayong isa, dalawa, tatlo, lima. Lima na 12mm. Ang bibilin? Hindi, yung bolt.
Eh, yeah, parang papalitan noon, di ko alam. Sa dalawa lang. Nang pagagawa ay ko. Sige, sige. Oh. Ay, wala ka na eh. Ayaw na. Bugi pa lang po ito. Ano? Wala ka ng blade. Ayaw. Palit kayo? Ayaw ka na. Paano nga ba nangyari yan? Ano? Siya, may katandaan yan. Sa ano yan? So, katandaan na niya. Ibig mo siya, nagbalik ka na, di ba? Nakita nyo kanina, tinitesting ko. Bibili ka na niya. Okay guys, so ayan. Ayan. O, nakita nyo, wala na yung peder yung kanyang water pump. So ang forma niyan, dapat niya nakaganyan. And then meron pa dito. Yan dito. Nakaganyan. Ayan. So wala na yung mga nakatayo para bumomba yung tubig. So gagawin natin ganyan. Papalitan natin ng water pump. Okay. Hi guys, so nakita nyo kanina sa umpisa ng video natin, tinetesting ko muna yung galaw ng tubig, no? So ganun tayo mag-check, i-actual check muna natin bago natin tanggalin yung water pump para wala tayong sayang na trabaho, no? Doon pa lang makikita nyo na kung wala talagang bumubomba na ng tubig, no? Meron din ako vlog nyan regarding sa how to check a water pump. Okay? So, ginawa natin kanina, in-apply natin bago natin tinanggal. So, ito nga, talagang wala nang bumubomba ng tubig. So, magpapalit tayo ngayon ng water pump. Pero, papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng sira na saka sa bago. No? Para makita nyo kung ano yung difference nila. Okay. Okay guys, so ito na yung bago nating water pump, no? So, ayan ang pinagkaiba nila. Ayan. Makikita nyo, manipis na yung impeller nito. Ganyan ang itsura niyan pagka okay pa yung water pump or pagbago. Ayan. So, ganyan kakapal. So yung nakikita natin dito is yung mga nakahiga yan. Ito. So nawala na yung mga nakatayo na pinaka bumabomba sa tubig. Okay ngayon. So itong clutch pan nito, yan. So may tamang dami na yan. Yan. So may tamang dami na yung silicone oil niyan. So hindi na natin kailangan dagdagan. Dahil magre-reklamo naman yung may-ari niyan, umuugong. Maingay. Okay. So sa pagbili ng water pump, kailangan titignan niyo yung clearance ng belt. Kasi sa mga replacement, minsan nagkakataloyan dito, malayo yung kabitan ng belt. So dapat yung dikit dito. Okay. Ayan, so magpapalit din kami ng engine fan blade. Kasi diyan magmamatch itong blade. Kasi yung luma, yun yung pan blade. Ito. So original, sakto siya. Bali replacement na rin yung pan blade niya. Pero sa original, sakto. Dito sa bago, sa branda binili natin. Ayan. So hindi tatapat yung mga butas. So may nabibiling pan blade na para dyan. Kaya sabay natin papalitan. Okay. Meron din naman nabibiling water pump na hindi ka na magpapalit ng pan blade.
So ito pa rin yung gagamitin mo. The same sila ng tornilyuan. The same ng laki ng pan coupling. Pero ang napansin ko naman doon sa brand na yun, mabilis tumagas dito. Kaya mas ginagamit ko pa rin yung GMB. And then mas okay din kasi bago na ulit yung engine fan blade niya. No? And then ang pinagkaiba noon, siyempre sa price, mas mahal yun. Nasa 3.5 yun. And then ito, nasa 3,000 lang. And then yung fan blade is 600. So 3.6. 3,600 bago na yung water pump mo. Bago na yung engine fan blade mo. Okay. So ngayon, ikakabit na natin itong water pump. So yung kakabitan nito doon sa makina, nalinis ko na yung lalapatan nito. So ito, pupunasan na lang natin to, and then maglalagay tayo ng gasket maker, okay? Or silicone gasket. Okay. Okay, so nalagyan na natin ng gasket maker. So ikakabit ko na yan din. Okay, so nakabit na natin yung water pump. Nakabit na lang natin dyan yung mga belt. So magpapalit tayo ng bagong belt. Okay. And then nakakabit natin yung engine blade. Then babalik natin yung radiator. Okay. Okay guys, so nakompleto na natin. Nakabit na lahat. So makikita nyo, puno na yung tubig. Ayan. No? Okay. So, compare nyo kanina sa video ng nung umpisa. Makikita nyo sa video natin nung umpisa. Hindi gumagalaw to, ano. Hindi lumulubog pa baba. Ayun nga sa vlog ko na paano mag-check ng water pump nang wala kang tinatanggal, dapat gumagalaw yan pababa pagka malamig pa yung tubig o yung makina. Okay. So ngayon testingin natin dahil nagpalit tayo ng bagong water pump. Nakita nyo naman na wala nang impeller yung water pump kaya hindi gumagalaw yung tubig. Ngayon testingin natin, makikita nyo kung paano gumalaw yung tubig. Yan. Okay. Dito ang gamit tubig, boy. So yung ganda ng makina niya, masyado mahina yung minor. O mababa yung minor. So mamaya magbabal clearance pa kami dyan. So tignan nyo ngayon yung tubig.
Eh, itaga mo pa, boy. So, ganyan dapat ang movement ng tubig. Yan. Yan. Tugan pa. May makikita mo sa video kanina, hindi gumagalaw yung tubig. Kahit anong rev ko. Ngayon, konting rev lang, gumagalaw na yan. Pababa. Okay. So, bumubomba na yung tubig pagka gumagalaw yung tubig pababa. No, pababaan, galaw ng tubig niyan dahil meron siyang thermostat. Ngayon, pag wala kang thermostat, ang galaw ng tubig niyan is palabas. So, okay na yan. Mag-bubble clearance na lang kami. Hey guys, so okay na yung ginawa natin. No? So, pansinin nyo yung video natin ng umpisa sa kanitong huli. Doon natin may apply yung tutorial ko sa vlog ko na paano mag-check ng water pump nang wala nang tinatanggal na marami. No? Kasi meron mga gumagawa o may mga mekaniko na kinakalas muna lahat bago malaman yung sira. Ngayon, meron akong vlog. I-check nyo na rin kung paano mag check ko ng water pump nang walang tinatanggal. So, dito makikita nyo, in-apply ko dyan. Kaya nung makita ko na hindi gumagalaw yung tubig, sinabi ko na sa may-ari na may problema yung water pump. Kaya napunta kami sa palit ng water pump. Okay. So, hindi lahat ng tumataas ang temperature, pagbibintangan nyo yung water pump. May mga tamang procedure paano mag-check nyan. So, sana lang hindi kayo mapunta sa mga mekaniko na kalas muna bago malaman. Dapat actual, o hindi pa nabubuksan, dapat malaman nyo na kung ano yung dapat palitan o kung ano yung sira. Okay? So, okay na yung project natin. Quality.